Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa Kanya, Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote ay binayayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Nilooban ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya. Kaya, binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo muli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem. Ang Salita ng Diyos. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahango niya at binubuhay, walang makatatakas sa Kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang Kanyang kapangyarihan, siya ay purihin ng bawat nilalang ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Pinagdusaman kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya kung magkagayon ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Bunuwag, Parañaque City. Halina po, pagsaluhan at pagnilaya natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Alam niyo po, trivia lang. Ang studio ng TV Maria ay nasa loob ng building ng Caritas Manila. Ang Caritas Manila ay nasa Pandakan. Pero pag tumawid ka, edi ito yung parang pinaka main road papunta Nagtahan, pag tumawid ka ay ang UN Avenue. Pero hindi natin pag-uusapan ang UN Avenue. Pag-uusapan natin kung ano bang meron doon sa kalye na yon na parang medyo related sa ating pagninila ngayong araw na ito. Located po dito sa UN Avenue, number one, ang Asilo de San Vicente de Paul. Ito po ay isang hospice at orphanage na pinapatakbo ng Daughters of Charity.
isang pam, isang community ng mga religious sisters. Kapag dinerecho nyo pa po ang UN Avenue, makakarating kayo sa isang kalye na ang pangalan ni San Marcelino. Kusan naman po doon nakalagay ang Adamson University. Pero katabi o sa compound mismo ng Adamson University ay may isang napakaganda simbahan. Ito ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. And both yung shrine at yung university ay hawak po ng mga Vincentian Fathers o yung mga members ng Congregation of the Missions. Congregation of the Missions, Daughters of Charity, anong common denominator nila? Ang kanilang pinaka-founder at sineselebrate natin ngayong September 27, si Saint Vincent de Paul. Si Vincent ay lumaki sa France at siya po ay naging pari sa napaka-batang edad. Pero sa kanyang karanasan bilang pare, nakita niya, number one, yung simbahan nagiging malapit sa mga mayayaman at makapangyarihan. In fact, naging chaplain siya sa isang mayamang pamilya. And for a time, nag-enjoy siya sa privilege na naging malapit siya sa mga mayayaman, nakuha niya tiwala nila, nakakausap niya sila ng maayos, pero nakita niya napakarangyan ang buhay ng mga ito. Compared sa mga tao na nakita niya mga nagtatrabaho sa daan, mga nagtatrabaho sa mga pritil at mga daungan, at yung mga tao na isang kahig, isang tuka sa buhay nila. Kaya pumasok yung ikalawang punto sa buhay ni Vincent na siguro napapabayaan na ng simbahan yung mga maralita at kailangan gawin itong sentro ng kanyang misyon, lalo na sa pagpapahayag ng mabuting balita at sa pagkakawanggawa. Eventually, bumuo ng grupo ng mga kaparian si Vincent at tinawag niya itong Congregation of the Missions. Ang kanilang layunin, number one, ipahayag ang mabuting balita sa mga may hirap, lalo na sa mga lugar kusan ang hirap abutin na simbahan, lalo na sa mga probinsya at mga rural areas. At ikalawa, sila ay inatasan din maghubog ng mga pare, maghubog din ng mga kabataan na magkakaroon ng social consciousness kung ano ang pangangailangan ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Yung sabay nga ni Pope Francis, mga nasa peripheries. Nang na-meet ni Vincent de Paul si Louis de Marillac o si Luisa de Marillac, na form naman niya yung grupo naman para sa mga kababaihan, ang Daughters of Charity. Na ganun din, pagtulong lalo na po sa mga ulila, sa mga byuda, sa mga kababaihan na nasa mahihirap at napaka-distressing na sitwasyon, at manguna rin sa edukasyon at paghuhubog ng tamang pamamaraan ng pamumuhay para sa mga kababaihan at kabataan. Sa pamamagitan ng dalawang grupong ito, tinuturo ni Vincent de Paul sa atin ang dalawang katotohanan sa buhay. Una, lahat tayo misyonero. Lahat tayo ay tagapagdala ng mabuting balita. At ang pagdadala ng mabuting balita ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, hindi lang sa pamamagitan ng pangangaral, kundi yung buhay natin mismo. Tayo ang nagwi-witness sa good news ni Jesus para sa mundo. Kaya ganun ang gospel natin, oh, sinugo ni Jesus yung 12 apostol niya. At nung sinugo niya ang mga to, sinabi niya na ipahayag niyo mabuting balita, huwag kayong magdala ng sobra-sobra sa biyahe niyo. Focus on what is essential, focus on what is basic, because your primary goal, ang pinakalayunin niyo lang, ay ipahayag at isabuhay ang mabuting balita. At ikalawa, kung tayong lahat ay misyonero, pinapaalala rin sa atin na sana magkaroon tayo ng puso para sa mga maralita sa piling natin. At kapag maralita, ito yung mga taong materially o physically mahirap o naghihirap, pero pati rin yung mga maralita sa ating mga tahanan, sa ating mga pamayanan. Siguro hindi sila salat sa pagkain, damit at tirahan, pero salat siguro sila sa atensyon, salat sa mabuting payo, salat sa ating pansin at pag-uunawa. Sometimes, the poor are not too far away from us. There are already people who are poor who need us to be there for them. At yun ang hilingin natin ngayon sa ating panalangin
ngayong araw na ito. Panginoong Jesus, sinugo niyo po ang iyong mga alagad para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinugo niyo rin po si St. Vincent de Paul, hindi lang para akayin ng mga maralita, kundi bigyan sila ng bagong dangal, bagong dignidad bilang iyong mga anak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang ang buhay namin ay maging buhay na pagpapahayag, buhay na ebanghelyo ng iyong salita. At nawa, bigyan naming pansin ang mga taong naghihirap, mga taong maralita, mga taong kailangan ng aming habag at malasakit. Ikaw ang aming punong misyonero at punong pastol na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagninilay ngayon sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay ngayong September 27, paggunita kay St. Vincent de Paul, founder ng Vincentian Family. Shoutout po sa mga communities ng mga Vincentians, sa mga Vincentian fathers and brothers, lalo na po special shoutout kay Father Joel Rescuber at Father Nelson Bisco sa may shrine ng Our Lady of the Miracles Medal sa may Adamson. At ang pamayanan po ni Father Victores at kanyang mga kasamang pari doon po sa National Shrine of Our Lady of the Miracles Medal sa Muntinlupa. Shoutout din kina Father John Irat, kina Father Rock at sa lahat pa po ng mga Vincentia na pari na naghubog sa mga kaparian at mga laiko. Another shoutout sa Daughters of Charity. Nasa diocese po namin na kanila provincial house at sila po ay nagsiserve sa mga schools tulad ng Santa Isabel at ng La Concordia. Shoutout din sa inyo. We pray for more vocations to the Vincentian way of life. And a special shoutout to the Society of St. Vincent de Paul, yung mga lay na mga volunteers who are doing acts of charity in the church. Sana po bilang fam vin, no, yung pamilya ni San Vicente, may sa buhay niyo ang karisim niya at dumami pa kayo na magiging tagapagtaguyod ng misyon sa mga nangangailangan, sa mga maralita, sa mga naghahanap ng dangal sa kanilang buhay na handog ng Diyos sa kanila. Ugaliin tangkilikin ang TV Maria sa kanyang mga TV at mga social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese sa Parañaque. Shalom!